Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalahating oras na balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. On the part of the President, in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani. Sinang-ayuna ng Korte Suprema ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani kahapon. Kung sino-sino ang mga maestradong bumoto ng pabor sa Marcos burial sa libingan ng mga bayani at kung ano ang basihan sa nasabing ruling ng Korte Suprema. Alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Edubas. Binigyan na ng go signal ng Korte Suprema ang paghimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 9-5-1, ibinasura ng Supreme Court ang 7 petisyon ng mga human rights group at biktima ng martial law. Ang mga maestrado na pumabor ay sina Associate Justices Arturo Brion, Presbetiro Velasco Jr., Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Mariano del Castillo, Jose Perez, Teresita de Castro, Jose Mendoza at Stelia Perlas Bernabe. Sa desisyon ng Korte Suprema na binasa ni Attorney Theodorte, walang nakitang grave abuse of discretion sa panig ni Pangulong Duterte nang payagan nito na maihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos. On the part of the President, in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani, because this was done in the exercise of his mandate under Article 7, Section 17, the faithful compliance of the laws clause of the 1987 Constitution, and that there is no law that prohibits the burial of the Marcos remains at the libingan ng mga bayani. Second main reason, the President has the power to reserve under the administrative code for public use and for specific public purposes any of the lands of the public domain, and that the reserved land shall remain subject to the specific public purpose indicated until otherwise provided by law or proclamation. Court found that there is no law or executive issuance at present that specifically excludes the land on which the LNMB is located from the use it was originally intended by the previous presidents. Third reason, the court found that under pertinent AFP regulations, particularly Regulation G-161-375, the Marcos remains could be interred at LNMB because Marcos possessed the qualifications and none of the disqualifications under the resolutions, pointing out that he was a former president, he was a former commander-in-chief, he was a former soldier, Medal of Valor awardee, former legislator, Secretary of National Defense. The court also disagreed with the position articulated by some justices as well as the petitioners that the former president had been dishonorably discharged, saying that this specific disqualification pertains only to the military covered under the Articles of War and specifically those in the active service. And finally, the court disagreed that Marcos was disqualified because he had not been convicted of crimes involving moral turpitude. The court said that the cases cited by the petitioners, which were cases abroad, were all civil in nature, and therefore he has not been convicted by any final judgment involving moral turpitude. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. On the part of the President, in ordering the burial of the remains of the former president at the libingan ng mga bayani. Ito tulad ng inaasahan, agad na umalma at nagsagawa ng kilos protesta ang mga biktima ng martial law matapos magpalabas ng desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung ano-ano at saan nagsagawa ng demonstrasyon ang mga rallyista, alamin natin yan sa report. Nagbabalik si RH48 Sheila Edubas.
Sinalubong ng ingay ng anti at pro Marcos group ang naging desisyon ng Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Nalungkot, nagalit at umalma ang mga biktima ng martial law at human rights group sa ruling ng Supreme Court sa Marcos Burial. Idinaan sa iba't ibang anyo ng kilos protesta ng mga anti-Marcos ang kanilang pagtutol. Mayroong bumusina para sa hustisya sa Ateneo de Manila University, pagwagayway ng mga karatula sa UP Diliman at merong mga humiga sa lansangan. Iginiit ni dating Bayan Muna Party List Representative Satur Ocampo na isang paglapastangan sa mga biktima ng martial law ang naging desisyon ng Korte Suprema. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. On the part of the President, in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani, kaso ng Marcos burial, hindi sakop ng judicial review ng Korte Suprema ayon sa ilang maestrado. Hala, pagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy! Dennis, para sa ilang mga maestrado na sumang-ayon sa pagbasura ng petisyon laban sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, maituturing na political ang isyu at hindi sakdaw ng kapangyarihan ng Korte Suprema na magsagawa ng review. Ito'y batay sa summary ng separate concurring opinion ni na Justices Arturo Brion, Jose Perez at Jose Mendoza. Ayon kay Brion, ang judicial review ng Korte Suprema ay hindi naman sumasakop sa mga paratang na paglabag ng mga batas na ipinasa ng Kongreso. Nabigo rin na niya mga petisyoner na tumukoy ng mga tratado na nagbabawal na mailibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani, at bagamat ang 1987 na Constitution ay binilangkas bilang resulta ng Proposal 6 sa Administrasyon Marcos, hindi naman ito dapat na ituring o basahin bilang hadlang sa reconciliation at pagtamo sa national unity. Sa panig naman ni Justice Perez, na iniwala siyang wala nang maituring na national o pambansang pagkundina kay Marcos kung ang pagbabatayan naman ay ang resulta ng eleksyon na 2016 kusang malaking bilang ng mga boto sa pagka-vice presidente ang nakuha ni dating Senador Bongbong Marcos. Iginit naman ni Mendoza, ni Justice Mendoza, na nakikisimpatya ang hukuman sa sinapit ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng Marcelo. At ang yugtong ito, ang kasaysayan ay hindi daw malilimutan ng mga Pilipino at hindi mabubura ng paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Naku. Boy Gonzales, Kuya Boy. 29. Yes. Matagal ka na nagko-cover ng Korte Suprema. Paano ba? Legally speaking, may habol pa ba yung mga kumukontra ng pagpapalibing na yan? Pwede sila na magbayad ng MR, pero sa botong 9-5, malaki na eh. Sa mga pangkaraniwan, lalo't pagka maraming bilang ng mga masyado, ang pumabor na mailibing, kung mag-file man ng MR yung mga petitioner, sa aking mga tagad na pag-cover dito, mukhang malabo na malabo na, yung naging desisyon ng Supreme Court. Wala ka pa bang nakausap na pwedeng i-cite doon sa petisyon ng mga nagpetisyon na kinulang yung kanilang pag-file ng petisyon na Kuya Boy? Ano ba ang hindi, dapat nilang ginawa? Hindi naman na kinulang. Marami. Nagsagawa nga ng oral argument. Dalawang beses kung di ako nagkakamali. At pinag-aralan mabuti ng mga maestrado ng Korte Suprema ang kanilang desisyon. Kaya nung magbotohan, ay lumitaw na 9-5 ang bilang siyam na sa mga maestrado ang pumabor na mailibing na yung ang dati Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Oo. Kaya yan yung mga talagang pinag-aralan nila yan. Kaya yun ang naging desisyon ng Korte Suprema. Marami silang mga naging paliwanag sa desisyon. Walang pag-abuso raw sa panig naman ng Pangulong Duterte na payagan ng paglilibing kay Marcos. At wala rin daw batas na nagbabawal
na may libing ang dating pangulo sa libingan ng mga bayani. Mm-hmm. Yan yung mga marami isa sa mga naging batayan na sa desisyon. Hindi rin daw tali si Pangulong Duterte sa 1992 agreement na nilagdaan ang pagitan ng dating Pangulong Ramos at pamilya Marcos. Mm-hmm. Na nagsasabing ang mga labi ni Marcos ay ihimlay sa Batac, Ilocos Norte. At isa pa, ang katwiran ng mga magistrado, taglay ng dating Pangulong Marcos ang qualification sa ilalim ng AAP regulation para mailibing sa libingan ng mga bayani. Mm-hmm. Sa dating Pangulo, dating Commander in Chief, naging mambabata, nanong kulang bilang Secretary for National Defense, isang veterano, dating sundalo, at Medal of Valor awardee. Yan yung mga managing batayan para mailibingan ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Okay, so antayin na lang natin, Kuya Boy, kung ano magiging epekto nito sa kasaysayan ng Pilipinas at lalong-lalo na dito sa people power. Oo, yan ang naging decision. Maraming natuwa, maraming nagalak, maraming din nakasimangot dahil sa hindi nila nagustuhan yung decision ng Supreme Court. Wala pa bang dating Pangulong Noynoy Aquino na... Wala, no? Hindi man lang nagparamdam, ano? Kahapon, ano? Nung linggo, nagparamdam siya. Nagpunta doon sa pinaka-concert sa Luneta. Oo. Pero yung kahapon, hindi naman siya nagsalita. Oo. Pero kahapon, wala. Wala, eh, no? Ang karamihan sa mga dumalo, sa panig ng mga anti-Marcos, yung mga leader ng mga militante, at yung mga biktima ng martial law. Yun yung mga nagpunta. Uh-oh. Sa panig naman ng mga Marcos loyalists, dumating si Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte. At saka nagpa-interview all over sa media itong si dating Senador Bongbong Marcos. Nag-aantay nila sila ng disisyon ng pamilya kung kailan ang petsa ng paglilibing sa dating Pagulong Ferdinand Marcos. Oo. Bakit kaya ano? Ewan ko kung napansin mo ha, sa social media, ang daming sundalo ngayon doon sa libingan ng mga bayani. Akala ko nga ngayong araw eh. Ang daming sundalo ngayon doon eh. Oo. Sinabi ni Governor Amy kahapon, nung mga interview ko, pag-uusapan ng pamilya, sinabi rin dati si Senador Bongbong Marcos, pag-uusapan nila, parang may nilang pa silang iniintay kasi merong parang opinion pa yung dalawang masyado, kung daw lang kakamali, ang inihintay nila para makompleto na. Pero bagamat may mga boto na, yung mga maestrado. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Boy Gonzales, RH29 naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. On the part of the President, in ordering the burial of the remains of the former President at the libingan ng mga bayani. Naghahanda na ang pamilya Marcos para sa gagawing paglilibing kay dating Pangulong Marcos. Sa katunayan, ayon kay Senador Bongbong Marcos, noon pa man ay nagsimula na silang maghanda para sa Marcos burial, ngunit bagya itong naudlot kung ano-ano ang preparasyon ng pamilya Marcos. Alamin natin yan sa report ni RH44, Vien Dacles. Balit preparasyon na ang pamilya Marcos para sa hero's burial ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Ito'y makaraang pumabor sa pamilya Marcos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng FM burial sa kabila ng matinding pagtutol ng mga nabiktima ng martial law. Ayon kay dating Senator Bongbong Marcos, dati pang naisaayos ang ilang bagay kaugnay sa FM burial, subalit naihinto ito dahil sa status quo ante order ng Korte Suprema. Umaasa ang nakababatang Marcos na matapos ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema ay maaari nang ipagpatuloy ang lahat ng paghahanda para sa hero's burial ng dating Pangulo. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. May nakapanood na ng CCTV footage ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon sa hepe ng kapulisan sa Albuera, meron siyang source na nakanood na at nakita mismo ang CCTV. Para sa kabuuang detalye ng balita, alamin natin yan sa report ni RH48 Sheila Idubas.
may nakapanood na ng CCTV footage ng pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinoza. Ayon kay PNP Chief Inspector Jovi Espenido, hepe ng Albuera Police, nakuna ng CCTV ang unang bahagi ng pagpaslang kay Espinoza at meron umano siyang source na nakakita o present mismo ng paslangin si Mayor Espinoza noong alas 4 ng madaling araw. Ulitin ko lang sinabi nyo. So, ibig sabihin, yung first part, nakuha nang talaga ng CCTV? First part? Oo, nakuha nang talaga. Kinukonfirm po ninyo, ang laman po ng CCTV na yon ay nakuha lahat ng mga pangyayari doon sa loob ng jail? No, hindi sa lahat ng pangyayari natapos. Yung first part nga. Yung first part lang. Kinumpirma rin ni Espenido na 101% na gumagana ang CCTV bago ang insidente, kaya walang dahilan para hindi nito makunan ang pagpatay kay Espinoza. 101% bago, mahal, that is property owned by the government. Samantala, nagtuturuan na ang CIDG at jail warden sa Albuera, Leyte kung sino ang may responsibilidad sa pagkawala ng CCTV footage na magbibigay sana ng linaw sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinoza. Paliwanag ni Espenido, nang tanungin niya ang mga tauhan ng CIDG at jail warden kung sino ang unang nakakita ng CCTV footage at kung sino ang nagtatago nito, hindi na sila makasagot at nagturuan na lamang. Kung tanungin mo naman ang CIDG, wala silang, hindi silang kumuha. Yung jail naman ng warden ng sub-regional jail, hindi sila ang kumuha. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Kahit si Vice President Lenny Robredo ay hindi nakaligtas sa mga biro ni Pangulong Rodrigo Duterte, sa kanyang talumpati tinukso-tukso ni Pangulong Duterte si Vice President Robredo hinggil sa kanyang love life. Para sa buong detalye, alamin natin yan sa report ni RH48, Sheila Edubas. Sa harap ng pagkadismaya sa mabagal na rehabilitasyon sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda, nakuha pa ni Pangulong Digong Duterte na magbiro at pasayahin ang mga taong dumalo sa 3 taong paggunita sa naganap na trahedya. Sa kasagsagan ng kanyang talumpati, ipinakita ni Pangulong Digong ang kanyang sense of humor at tinukso-tukso si Vice President Lenny Robredo hinggil sa kanyang love life. Tanong ni Duterte kay VP Lenny, "May boyfriend ka na ba?" na sinuklian naman ang ngiti ng vice-presidente na sinabayan ng palakpakan ng audience. Sa bagay mo, pupunta rin ako dito kasi nandito si vice-presidente. Kung saan siya nagpunta, nagpasunod-sunod ako. Pero biyuda kasi. Anold ba ako sa... anold ako sa asawa. Pero may anak ako. Basta masuportahan lang, okay lang yun. Ma'am, balita ako may... sabi dyan sa ano, huwag kang mahihaan. Do not be offended, pero yung sabi nila, hindi yung totoo. Okay, kung totoo yun, ma'am, may mapatay na congressman na bago. Para mabiyuda uli. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nadismaya naman si Pangulong Duterte sa mabagal na rehabilitasyon at pagpapatayo ng mga bahay sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Kung ano ang mga hakbang ng Pangulo para tulungan ang mga Yolanda victims, alamin natin ang mga tulong na yan sa report ni RH44 Vian Douglas. Binatiko si Pangulong Digong Duterte ang mabagal na rehabilitation effort sa mga survivor ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Partikular sa pagbibigay ng pabahay sa kanila. Sa paggunita sa 3 taon ng pananalasa ng Bagyong Yolanda sa Leyte,
Nagpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo nang makita na kakaunti pa lamang ang mga bahay na naipatayo para sa mga residenteng nawalan ng tahanan. Inatasan ni Pangulong Digong si Presidential Assistant for Visayas Michael Dinio at Vice President Lenny Robredo na bilisan ang housing project sa lalawigan. Nangako si Duterte na muling babalik sa Leyte sa buwan ng Disyembre para personal na inspeksyonin ang proyektong pabahay para sa mga biktima ng Yolanda at tiyakin na nakalipat na sila dito. If this is the kind of service that I came here for, I'm sorry, I said, I do not want to offend anybody. I am not satisfied. Now, 3 years, how many days? As the presidential assistant for the Visayas to Mike Dino, I'll put him in charge. Kaya nga presidential assistant siya, Mike. Magawa ka ng bahay dyan, dyan ka tumira. You oversee the... I want this thing completed. I will be back. Babalik ako. Ano tayo ngayon? October, November. I'll be back December. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga opisyal ng PNP na sakay ng bumagsak na helicopter dyan sa Palawan, ligtas lahat. Magbabalita si RH28, Raymond Dagpas. Ligtas lahat ng 13 sakay ng Sokol 906 helicopter ng Philippine Air Force na nag-crashland sa sitio ng barangay Cabayugan, Puerto Princesa City, Palawan, pasado alas 2 kahapon ng hapon. Ayon kay Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang Regional Director ng PNP Region 4B o Mimaropa, mga minor injuries lamang ang tinamo ng ilan nilang kasamahang sakay ng helicopter. Sinabi ni Mayor na habang sila ay lumilipad sa bahagi ng sitio Sabang, ay naramdaman nilang nagka-problema ang Sokol bago nag-crashland sa Palawan. Nagsasagawa umano sila ng aerial reconnaissance malapit sa underground river ng nangyaring aksidente. Ito ay para sa gaganaping ASEAN Chief Justice Conference mula November 10 hanggang 13 at isang underground river sa pupuntahan ng mga bisita. Agad na ilipat ang mga sakay ng helicopter sa dalawa pang chopper na ipinadala ng Philippine Air Force at dinala sa paggamutan. Ilan sa mga kasama ni General Mayor sa helicopter, sina Police Chief Superintendent Camilo Cascola ng Directorate for Operation, ang kanyang deputy na si Police Chief Superintendent Nestor Bergonia at Police Chief Superintendent Amador Corpus na siyang Secretary to the Directorial Staff ng Philippine National Police. Yan ang DZRH News. Raymond Dadpa sa RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Sa showbiz naman, Paolo Avellino nagsalita na tungkol sa pambabash sa kanyang kadate na si Natasha Villaroman. Magbabalita si RH43, si Rocky. Hindi pinalampas ni Paolo Avellino ang pambabash kay Natasha Villaroman ang kanyang kadate sa Amanpulo sa Palawan. Nang makausap ng press sa kanyang pelikulang The Unmarried Wife, hindi na napigilan pa ni Paolo ang paglalabas ng sama ng loob. Bagamat pigil na pigil ang emosyon, sinabi ng aktor na ayaw niya na may taong nababash para lamang sirain na isang tao dahil ayaw na ibang tao para kay Natasha o kaya ayaw sa kanya na ibang tao para kay Natasha. Sinabi pa ng aktor na ayaw niyang nababash si Natasha at ayaw niya nang may nababash. Nagsimula ang pambabash sa dalaga matapos na ipost ng dating governor ng Dinagat Island na si Jade Eclio ang picture ni Paolo at ng kanyang anak na si Natasha sa Facebook account niya. Bagamat agad itong tinanggal ang dating governor, ngunit na-capture na ito ng fans ng aktor at doon na nagsimula ang pambabash sa dalaga. Samantala, kinumpirma din ni Paolo na nakikipag-date siya ngayon, ngunit hindi ito pinangalanan ng aktor. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa ating trending news, para naman ito sa mga
o lolo at lola na biktima ng bogus na taxi driver? Alamin po natin ang report. Trending ngayon sa social media ang video ng lolo at lola na nabiktima ng bogus na taxi driver sa Greenfield District, Mandaluyong City. Makikita sa video footage na sakay na ng taxi ang bagahe ng mag-asawa pero nang hindi pumayag ang lolo na kontrata ay pilit silang pinababa ng taxi pati ang kanilang mga bagahe. Ang taxi ay may plate number na UWN-305 at ayon sa nag-upload ng video, hindi na dapat maulit pa ang ganitong insidente, lalong-lalo na sa mga matatanda. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Daclis, naglilingkod sa pagbabalita. Magandang balita sa mga mahal nating guro mula sa pampublikong paaralan sa buong bansa. Ngayong darating na Kapaskuhan, good news ito. Paniguradong magiging merry at prosperous ang inyong Christmas at bagong taon dahil sa aasahan ninyong malaking bonus bago matapos ang taong ito. Paano ito mangyayari at magkano ba ang inyong aasahan? Alamin natin yan sa Good News Report ni RH09 Sunny Casulia. Isang masayang Pasko at bagong taon na nakatakdang salubungin ng nasa 720,000 public school teachers sa bansa. Ito'y dahil sa inaasahang malaking bonuses na tatanggapin ng mga guro na doble ang laki sa natanggap nila noong nakaraang taon. Ayon kay Teachers Dignity Coalition Chair Benjo Basas, asahan na ng mga public school teachers na makakatanggap sila ng hindi bababa sa 5,000 pisong performance-based bonus, year-end bonus na ayon sa kanilang sinasahod, 5,000 piso na cash gift at 5,000 piso na productivity enhancement incentive. Paliwanag ni Basas, bago matapos ang taong kasalukuyan, aabot sa 34,000 piso hanggang 64,000 piso ang halaga na matatanggap ng mga guro. Depende ito sa sinasahod ng isang guro, performance nila bilang guro, at kung siya man ay merong tinatanggap na pagkilala o award mula sa Civil Service Commission, Metrobank Foundation at ng National Literacy Awards. Inaasahan ngayong buwan ng Nobyembre na may bibigay ang PBB year-end bonus at cash gift, habang sa Disyembre naman ang PEI. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating Alambanus, kahapon lang po naglabas na naman ang Korte Suprema ng kontrobersyal na ruling hinggil sa isyo ng pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero alam nyo ba na bukod sa kaso ni Marcos at RH Law, marami pa pong kontrobersyal na ruling na inilabas ang Korte Suprema? Alamin po natin yan sa report ni RH49, Rita Salonga. Tigan ng Korte Suprema ang pagpapalibing sa dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 9-5, dinismiss ng kataas-taas ang Korte ang mga petisyon na humihingi ng pagbasura sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na bigyan ng hero's burial ang dating diktador. Ang nasabing desisyon ay binaba ilang araw pagkatapos ng isang malawakang rally na dinaluhan pa ng dating Pangulong Benigno Aquino III noong Linggo. Ayon kay Ilocos Norte Governor Aimee Marcos, ang desisyon ng Korte Suprema ang magbibigay daan para sa pagkakaisa sa Pilipinas. Nagpasalamat rin ang pamilya Marcos sa kataas-taasang Korte, kay Pangulong Duterte at sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya. Marami naman ang nag-react sa nasabing desisyon ng Korte Suprema. Isa na dito ang Commission on Human Rights Chairman na si Chito Gascon. Ayon kay Gascon, hindi mabubura ng pagpapalibing kay Marcos sa libigan ng mga bayani ang mga paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng martial law.
Ngunit alam niyo ba na hindi lang ito ang kontrobersyal na naging desisyon ng Korte Suprema sa ating bansa? May mga ibang desisyon nito tulad ng usapin sa EDCA, Disbursement Acceleration Program, at iba pa na naging topic ng mainitang diskurso. Alamin natin ang ilan sa mga ito. Maglagon lang sa www.tcrihnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. O ito naman po para sa mga mommy o mga nanay na hirap turuan mag-toothbrush ang kanilang mga anak. Solve na ang inyong mga problema sa inyong mga chikiting dahil na-invento na ang banana toothbrush. Kung paano ito ginagamit, alamin natin yan sa report ni RH44 Vienda. Mother o kaya may pamangkin na baby pa lamang at medyo nahihirapan kang turuan siyang mag-toothbrush. Narito na ang Banana Baby Toothbrush na ginawa para lamang sa mga baby hanggang isang taong gulang. Sa pamagitan ng Baby Banana Brush, tinuturuan ito sa murang isip pa lamang ang mga sanggol na magkaroon ng good oral hygiene habits. Ang nasabing toothbrush ay may easy-to-grasp appealing banana handles upang mainganyo ang isang sanggol na gamitin ito. Flexible din ang material na gamit dito kung kaya't hindi delikado na magkaroon ng injury ang bibig ng sanggol. Bukod pa sa isa itong non-allergenic medical-grade silicone BPA at 100% non-toxic silicone lead-free. Maaari rin itong tumagal ng 3 buwan hanggang 1 taon. At yan ang ating news coverage, RH44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Iraq, mass grave na diskubre sa loob ng eskwelahan. Kahindik-hindik ang mass grave na nadiskubre sa loob ng isang eskwelahan sa Mosul, Iraq. Natagpuan ng Iraq forces ang mass grave na may 100 bangkay ng mga sibilyan na wala ng mga ulo sa loob ng School of Agriculture. Kaugnay nito ang isang special team ang pinadala sa lugar para imbestigahan ang naturang pagpatay ng ISIS sa mga biktima. Sinasabing ang mga pagpugo at mass graves ang nagiging palatandaan ng naturang Sunni terror group. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Matapos ang masamang laro laban sa Lakers, bumalik ang shooting touch ni reigning back-to-back MVP Stephen Curry para makuha ang single-game record para sa most three-pointers made in a single game sa NBA. 13 out of 17 mula sa three-point area ang shooting ni Steph Curry sa kanilang laro laban sa New Orleans Pelicans. Nanalo ang Golden State Warriors sa larong ito na may score na 116-108. Ang dalawang manlalaro na nagset ng single game record dati ay sina Kobe Bryant at Daniel Marshall na nakashoot ng tig 12 na 3-pointers sa isang laro. Nagawa ito ni Steph Curry isang laro matapos masira ang kanyang 157-game 3-point streak kung saan 157 straight games siyang nagtala ng kahit isang 3-pointer sa laro. Matapos ang game laban sa Lakers, minabuti ni Steph Curry ang kanyang practice at lalong pinag-igihan para makuha muli ang kanyang shooting rhythm. Tinapos ni Curry ang laro na may game high 46 points. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Napikon si Miss Universe 2015 P Awards back dahil sa patuloy na pag-question sa kanyang trabaho bilang Miss Universe. Sa kanyang Instagram account, nag-post ito ng kanyang picture na ka-swimsuit at nilagay ito ng napakahabang mensahe. Ayon sa beauty queen, nag-desisyon siya mag-post ng mensahe dahil napapagod na siya sa mga tao na patuloy na kumukwestiyon sa kanyang advokasya kung saan sinasabi ng mga ito na nawawala na umano siya ng focus sa AIDS awareness. Anya, kahit kailan hindi niya nakakalimutan ang kanyang advokasya at pagod na raw siya sa karireklamo
ng iba dahil hindi pa niya nahahanap ang gamot sa HIV, kung saan malinaw umano ang sinabi niya na awareness ang kanyang focus. Wala umano siyang kakayahan maglabas ng gamot na makakagamot agad sa AIDS. Hindi rin umano siya ang klase ng tao na dinodocument ang lahat ng galaw at i-upload sa social media. Nangyari na umano ito sa kanya noong Miss Universe pageant, kung saan hindi rin umano siya nagpo-post araw-araw, kahit marami ang na-upset na fans niya dahil akala namang ito ay wala siyang ginagawang effort. Sa huli ay sinabi ni Pia na ang pag-question pa lamang sa kanya na wala siyang ginagawa ay isa ng maituturing na awareness. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng show. Weather. Kailan lang ay nararamdaman natin ang malamig na panahon? Ito ba ay dahil sa dumating na hanging amihan sa bansa? Ano kaya ang aasahan nating panahon ngayong araw? Narito po ang latest weather situation natin sa buong kapuluan. Ihatid sa atin yan ni RH44, Bien Dacles. Bien! Thank you, Dennis. Nananatili pa rin ang namataang low pressure area, LPA, sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Bagamat papalayo na ito ng bansa at malabo itong maging isang ganap na bagyo. Huli itong namataan na 865 kilometro silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Dahil dito kaya't asahan na ang bahagya hanggang sa makulimlim na kalangitan sa buong kapuluan, habang may isolated rain showers or thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, ayon sa pag-asa, patuloy tayong makakaasa ng magandang panahon sa mga susunod na araw dahil sa wala pang anumang nagbabadyang sama ng panahon na posibleng pumasok sa PAR hanggang sa mga susunod na araw ngayong Linggo. Dagdag pa ng pag-asa, unti-unti na nating mararamdaman ang mas malamig na panahon sa buong kapuluan habang papalapit ang Kapaskuhan. Kasunod ito ng patuloy na paglakas ng ihip ng northeasterly wind mula sa Siberia at gitnang Asia na nagdadala ng hanging amihan sa bansa. Bagamat ayon sa pag-asa, mahina ang tama ng amihan sa bansa, naitala naman ang pinakamababang temperatura ngayong Vermont kahapon ng madaling araw na abot sa 23.1 degrees Celsius dito sa Metro Manila at maaari pa umano itong bumaba ngayong araw. Sa katunayan, naramdaman na rin sa summer capital ng bansa o Baguio City ang paglamig ng panahon matapos na makapagtala sila ng 13.6 degrees Celsius kahapon at inaasahang bababa pa ito sa mga darating na araw. Samantala, nagpakita ang araw kanina nga 5:54 na umaga at lulubog naman mamayang 5:25 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kapapasok lang pong balita matapos magdesisyon ng Korte Suprema na maaari nang ilibing sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa botong 951. Payag, hindi payag at abstain. Yun ho yung pagkakasunod-sunod. Nagbago na rin ang pangalan ng nasabing sementeryo sa Google Maps. Hanggang sa kasalukuyan, kung itatype po ninyo sa Google, yung sa Google Maps ang salitang libingan ng mga bayani, Manila, NCR, ilalabas dito ang isang picture ng sementeryo na may nakalagay na libingan ng mga bayani at isang magnanakaw. Pambihira naman. Google ito, no? Google? Hala! Hanggang sa kasalukuyan, wala pang paliwanag ang Google Philippines sa nasabing pagbabago ng pangalan ng libingan ng mga bayani. Naku po! Ay, trending yan. Yung araw na to. Hala! Para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang, Pasko na. Ito na ang ating countdown. Oh, nasa na? Ilan yung Christmas countdown natin? Oh, pasensya na ho kayo. Yung gumagawa ho ng bilang kasi kung ilang araw, absent. Yung nakaupo ngayon, mahina sa mathematics ito. Okay, pwede na natin ilabas? Sige, labas na natin. Ito po ang ating countdown. Ilang araw na lang. Ayan, magaling na siya sa math ngayon.
45 days na lang. 12 oras, 16 minutes at 22 o 20 seconds. Maligayang Pasko po, lalong-lalo na doon sa mga OFWs na nanonood sa atin sa buong mundo. At sumayin nyo na naman ang kalating oras ng ating balita. Mga impormasyong dapat ninyo malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Bukas po ng alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.